araw guys, at ngayon ay magtuturo naman ako sa inyo kung paano gawin ang advanced setting sa YouTube dahil 2020 na. But before anything else, let's a little bit break. Okay, let's continue. Ang unang-unang gagawin natin guys, pag gagawa tayo ng advanced settings, of course, pupunta tayo sa bonggang-bonggang dito sa medyo matagal. Sa YouTube Studio, and then my God, my internet was so slow. Ano ba yan? Anong nangyayari? Hindi ko alam. Akala ko sa Pinas lang mainit ang internet. Dito rin pala sa Europe, minsan, mabagal din ang internet connection. Oh my gulay. Ano nang petsa? Hindi ko na alam. Hello, I'm here. What's going on? Anong nangyayari? Bakit wala akong YT Studio? Hello? Anong nangyayari, guys? Ayan, finally. Ayan, finally, meron na tayong, nagbukas na ang YT Studio natin. Ang pupunta tayo ngayon dito sa left side, ito yung, tawag dito, pupunta tayo dito sa settings. Ayan, click natin yung settings. Medyo may katagal na talaga, no? Ano ba yan? Kakaloka naman ito. Unang-una nating makikita dito sa setting yung general. Siyempre, general, yung prefer natin kung ano yung income natin. Majority is US dollars, pero it depende sa inyo. And then, pupunta tayo sa yung pinaka-importante, yung channel. Why so slow? Ayan. Mula dito sa channel, may tatlo tayong tinatawag. Ito yung basic information, advanced setting, at yung feature eligibility. Yung una, yung basic setting. Ang una natin gagawin, syempre yung pangalan natin, makita kung saan kayong nakareside na bansa. And then, makikita yung marami ako ditong keyword. Importante yung keyword para pag nag-upload kayo ng video, o may mag-sisay sa pangalan nyo is, tawag dito, madali kayong mahanap. Halimbawa, Harold Ferrer Vlog, meron kong Harold Ferrer small letter, meron akong Harold Ferrer yung initial is mas malaki. Basta, i-random nyo yung tawag dito, yung keyword para madaling mahanap kayo pag merong gustong mag-subscribe sa inyo. And then, dahil natapos na tayo dyan, pupunta tayo sa, and then save. Don't forget to save. And then, punta tayo sa advanced setting. Yung advanced setting, makikita nyo dyan, yung audience, at saka yung prefer nyo, for kids ba to or hindi, always ang i-click natin yung sa gitna, no, save this channel as not made for kids. I never upload content that made for kids. Ayun ang ating ilalagay. And then, kung may gusto kayong i-link na account, pwede rin naman. Itong dalawa, hindi na to necessary na i-click o whatsoever. Kung may i-link lang kayo na account. Normally, pag may link ka, like for example, Facebook link mo, and then kumikita kayo sa Facebook, hindi pwede yung dalawa ang earning for YouTube kasi one company lang siya. And then, of course, after nun, ayan, halimbawa, yung channel redirect, pwede kayong maglagay dyan ng URL kung may iba pa kayong channel. And then, of course, save ulit. And then, punta tayo dun sa feature eligibility. Automatic yan. Default features enable lang yon. And then, save. And then, punta tayo dito sa upload default. Naluloka ako. Mabagal ang internet. Ayan. Again, sa upload default, may tatuloy tayong makikita. Basic info, advanced setting, and monetization. Doon tayo sa basic information. Yung title, nilagyan ko na siya ng pangalan para automatic pag mag-upload ako ng video, yan yung unang kikita sa title. And then, doon sa description ng video, nilagyan ko siya ng ganito. Vlog title, para ika-copy-paste ko na lang siya pag nag-upload ako gamit yung cellphone. And then, I'm glad to know your thoughts, suggestions, opinion, and comments down below. And then, nilagay ko yung like, share, comment, and etc. etc. And then, pag inanap natin, nilagay ko rin yung aking mga social account. Importante yan. Ayan.
Ayan. And then, visibility, public. And then, of course, another tag. Maglalagay tayo ng tag kung ano mga gusto natin. Pangalan natin, kung reaction, travel, kasi yun yung ginagawa ko. And then, save. Bakit tayo naglagay ng ganito sa description? Para pag nag-upload tayo ng video, automatic na yan mag-display sa video no na in-upload. Ibig sabihin, save time. Ang idadagdag mo na lang is yung title at kung ano man yung ginawa mo doon sa video. Then, punta tayo sa advanced setting. Yung advanced setting, makikita mo nakalagay dyan standard YouTube license. Ibig sabihin, hindi mo binibigyan ng karapatan yung ibang tao na kunin yung video mo at gamitin. In short, pag ginamit nila yung video mo, makaka-copyright sila and then yung kikitain nun is mapupunta sa inyo. And then, ano ba itong Creative Commons Attribution? Huwag mong gagawin yan. Ang ibig sabihin naman yan is, binibigyan mo ng karapatan yung ibang tao na gamitin lahat ng video mo at wala kang pakialam. In short, wala kang kikitain kung ginamit o dinownload o ninakaw ang video mo. Hindi kasi, kaya gagawin lang natin, always, standard YouTube license. And then, of course, sa original language and carbon copy, English lang. And then sa caption, wala, hindi naman kailangan yan, lalagyan. And then yung sa category, ano ba ang category? Normally, ang ilalagay ko lang dito is at entertainment. Kung ano yung ginagawa mo? So, lalagay ko dyan is entertainment. And then, comment. Allow all comments. Depende yan sa gusto mo. Pwede kang hold potential inappropriate for review, hold for all comments review, o disable comment. Idadrag mo lang yan. Nasa iyo yan kung gusto mong gawin. Pero ang lagay ko, allow comment para mas nagkakaroon ako ng interaction sa mga subscriber ko pag meron silang bad or negative comment na pwede nating i-inform. So, is that. Tapos, i-click mo lang to. Use can view rating for this video. And then, save. Save. Ayan. Uy. Wait lang guys, nawala. Balik tayo. Nawala. Ayan. After nga, punta tayo sa advanced setting na upload default, punta naman tayo sa monetization. Itong monetization, makikita mo dyan yung type ad, display ad, lahat dapat yan nakaklik, importante yan, para siyempre dyan tayo kumikita. Yung location ad, during the video roll, i-click mo rin yan. So yung video location ng video ad, hindi ko na siya nilalagay, para may privacy naman kahit paano. And then of course, save. And then punta tayo sa permission. Yung permission, maglalagay ko dito kung sino ba yung ina-access mo na gumamit pa ng account aside from you. So, madali lang yan. I-add mo lang siya, i-invite mo siya, and then add mo lang siya, and then may karapatan na siyang kung anong anik-anik yung naguhuluhin ang yung YouTube. O, halimbawa, wala kang time siya yung gagawa ng paraan para magiging active ka sa YouTube. And then yung sa pangalawa, punta tayo sa community. Ito, makita niyo yan, community. Ito sa community, meron tayong dalawa, automated filter and default. Sa filter, ia-add mo dito yung mga taong ina-allowed mo na maging yung moderator. Ayan, yan yung mga moderator ko. Sila yung mga moderator ko. So, and then pupunta tayo dito sa approve user. And then, wala naman akong approve user na gagamit ng URL. So, blanko lang yan. Blanko lang yan. Wala naman akong block na link. So, naka-blanko lang yan. Tatlong yan. And then, punta tayo sa default. Yung default, comment or channel, allow all comment always. And then, kasi mas maganda guys, pag yung allow and all comment, kasi mas may papipilihan ka dyan, hold potentially, hold all comment for review. So, parang, dadami lang yung gagawin mo. So, pag nalaw mo yung comment, ang mas maganda, you interfere with your subscriber and then open communication. So, mas maganda yon kasi mas marami kang matututunan. And then, yung dito sa other side, yung message on your live chat. I-click mo lang yan kung yung sa live chat mo is may potentially for review. Pero, sa akin, hindi ko na siya kinik. Hindi na siya kailangan. And then, punta tayo sa agreement.
ito yung agreement, ano lang yan, i-review mo lang yan, pag nag-review mo yan, and then agree, and then you agree, and then agree ka lang din. Ibig sabihin, pumapayag ka sa mga term and condition ng YouTube Partner Program at saka ng mga product for addendum. And then, of course, save. Ayan, guys. Ganun lang kadali yung... ayun, guys. Ang ganun lang kadali kung paano maglalagay ng advanced setting sa YouTube. Napaka-importante yan kasi 2020 na kailangan natin gawin yung advanced setting para mas madali, mas madali tayong mahanap, mas madali tayong makakuha ng subscriber, at of course, mas madali para sa atin for safety reason. Kaya guys, once again, kung hindi ka pa nagsisubscribe sa channel ko at para di ka mahuli sa aking mga tutorial, please don't forget to like, share, and comment, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na tutorial. Kaya naman guys, kung mayroon kayong comment or violent reaction, just comment down below and I'm willing to answer and I always have time to answer your question, guys. Once again, guys, maraming salamat at sana ay may natutuyan kayo. At hanggang sa muli, ito si Harold na nag-iwan ng kasabihang have a nice day because it's always a day. Thank you and goodbye.